sobrang saya ko nga pala ngayong araw. Nakapag-ipon kasi ako para makabili ng bike. Kaya agad kami pumunta dito sa bike shop na pinagbilhan ni Boy Skincare. Gagamitin ko lang naman siya pang exercise, hindi pang long ride. Dahil nasa 5,000 yung budget ko. Ito nga pala yung nakita ko. Medyo mataas nga pala siya pero nabababa naman yung upuan. Abot ko naman siguro to. Kasama ko nga pala yung pamangkin ko na sa Crystal Maiden. Nagtatapo nga siya at gusto niya magpabili kay Boy Ubo ng bike. Nakakita kasi siya ng bike na pambata at nagturo. Eh kaso ang mahal, akala ko 300 lang. Kaya ayan, para hindi magtampo, pinasakay ko muna. Pinili ko nga pala yung tigpa 5,300. Color yellow sa lang gusto ko pero orange lang ang available. Kaya hinihintay ko muna ng dumating. Kahit wala akong alam sa bike, naglibot-libot muna ako dito sa shop nila. Nakakita nga din ako ng helmet dito pero sabi ko soon na lang siguro ako bibili. Maya-maya lang dumating na nga pala yung sasakyan na nagbaba ng bike. Color orange kasi ang hiniling ko. Duro galing to sa stock room at ina-assemble na nga nila. Kaya naman habang ina-assemble pa tong bike, para hindi magtampo at umiyak, pamangkin ko na sa Crystal Maiden. Masok muna kami dito sa mall, nakatabi lang nitong bike shop. Pinasakay ko muna siya mga rides dito para naman malibang. Dito nga pala siya sumakay sa carousel, talaga siya pa ang umakyat. Siyempre dahil mabeta ko dito, bigay lahat sa pamangkin. Kaso lang parang hindi siya nag-e-enjoy. Sa dalawang sasakyan niya gumagalaw, nag-up and down pero tong kanya hindi. Tong kambing nag-up and down habang naanda. Pero mga ahas ay nag-up and down din habang umaanda. Pero itong pusa ng sinakyan niya ay hindi nag-up and down. Maya-maya nga lang din at tumigil na tong carousel ang sinasakyan niya. Katapos nga parang bumaba na kami at bumalik na kami doon sa bike. Titignan kasi namin baka tapos nang gawin, pwede nang iuwi. At pagkakita nga namin ay tapos na tong gawin. And ngayon nag-isip agad ako ng pangalan kung anong bagay para sa kanya. Pinatry ko pala muna sa tito ko na si Boy Ubo. First time lang kasi namin magkakaroon ng sarili naming bike. Mukhang okay naman at nag-enjoy naman ang tito ko na si Boy Ubo. Kaya ako naman ang sumubok pero pinaset ko muna to sa pinakamababang upuan. Pakiramdam ko kasi hindi ko kaya kapag mataas yung upuan ni. Katapos kong subukan, okay na okay at ayos na sa akin to. Kaya naman nag-decide na ako na talagang bibilin ko na to. Siguro soon papakulayan ko na lang to ng color yellow. Dahil nga sa ayoko muna to sakyan pa uwi. Sinakay na lang muna namin sa tricycle kasi sobrang init. Sobrang init tapos nakasando pa ako. Baka masayang lang yung sunscreen ko, mahal-mahal pa naman. Pagkatapos habang pauwi naman kami, bigla naman umulan. Hindi na nga maintindihan ng panahon dito, sobrang init tapos bigla lang uulan. At sa wakas ay nakarating na nga ako dito sa amin. Ipapasok ko nga pala muna to sa loob ng bahay. Medyo mabigat pala tong bike na to kahit hindi ko binubuhat. Ang halin tapat kasi ngayon kaya hindi ko siya ma-test drive sa bukid. At saka bala ko nga para tong lagyan ng sticker kaya bumalik ako na siya isa. Saan ko kaya didikit tong sticker ng Team Dugyo? Itong Buhay Susi naman siguro sa gitna. Si Boy Machunuri naman din sa gitna pero sa taas. Dito naman sa baba si Boy Ubo. Syempre yung sticker ko na Kuya Dugs dito ko lalagay sa unahan. Ang ka-skincare naman ay dito sa likod para sakto. Itchambongga naman dito sa gulong. Charo! Oh, walang pupunta sa bahay at igiisang piraso lang yan binili ko. Pero soon mamimigay ako. Eto na nga at hapon na nga ng mga oras na to. Kaya naman nayakag ko na si Boy Skincare na mag-test drive. At dahil bago nga lang pala ako sa pagbabay, pre, chetes ko muna, stamina ko. Puro lubak-lubak nga pala yung daan dito. Kaya medyo mahirap pero okay lang, bawing-bawi naman sa tanawin dahil sobrang ganda. Bukod sa sira-sirang daan, sobrang init nga din pala dahil sentro-sentro ang araw. Medyo nahihirapan ako magpadya kasi nga sira ang daan dito sa amin. Kaya naman ang ending, eto, naglakad ako. Basta exercise pa nga ako sa pag-walking kaysa sa pagbabike namin ngayon. Grabe kasi napaka-challenging. Nung nakatungtong na nga pala ako sa sementong daan, eto na nga, sumakay na ulit ako at susubukan ko na ulit mag-bike. Si Boy Skincare nga pala, ihila-hila rin yung bike niya. Dahil napagod ako, buti na lang nakakita ako dito ng buko juice. Kaya naman bumalik kami nitig isang baso ni Boy Skincare. Konting pahinga lang at bike na ulit kami. Okay lang naman kahit medyo mainit, basta mahangin. Mamahalin nga pala yung bike ni Boy Skincare kasi sobrang bilis niya. Ako mabagal ako pero okay lang kasi ini-enjoy ko lang naman. Pero napatigil nga pala ulit ako saglit kasi sobrang ganda ng araw dito. Tapos napansin ko dito yung mga damo parang umiilaw sila. Parang nagsishining light like air diamond yung mga damo dito. Pero ayun nga, habang tumitingin ako ng tanawin dito, nasira pala bike ni Boy Skincare. Sa sobrang pagkasira, natanggal yung gulong niya sa likod. Kaya naman hindi natuloy yung bike namin. So yun lang. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!